Alright guys, meron tayong gagawing experiment. So, si iPhone. So, nakapag-reglass na ako ng touchscreen. So, gamit itong triangle vacuum LCD nito. Okay. So, ito naman isa. Working ang kanyang LCD. So, nagde-display siya. Basag lang ang touchscreen. So, try kong tanggalin. Isa-separate natin yung basag at saka yung LCD. Natin maingatan yung LCD niya na matiklap kasi pag hindi natin naingatan yung LCD, wala na, hindi na natin magagamit siya. Hindi na natin mapapakinabangan. Kailangan natin to ma-separate ng ayos. So yan, na-separate na natin yung frame. Tanggalin natin yung brain. And check muna natin kung saan tayo magsisimula. Alright. So, yeah. Ako na siya. Saan natin yung umpisa. Na aking strategy kung paano mag-separate. So, kailangan magdahan-dahan. Ewan ko sa iba kung paano nila yung discarding nila. So, gagamit tayo ng gamit tayo nito. Ayan, manipis pa yan pero hindi siya jumper wire ha. So yan, dapat tama yung procedure na ginagawa nyo kasi pagsala yung pasok nyo ng mag-separate natin ng ayos. Dapat tama ang pasok nyo nito. Nakalimutan ko na kung tawag dyan. Then, yun, mabaho na nga siya. Then, check natin ang kanyang LCD kung working.
separate ang Class A kaysa sa original. Kasi ang original medyo ma... ano siya eh. Medyo ma... Okay. Ah, medyo ma... masyadong madikit. Kita naman may display. So, bubuhayin natin. Alright, yun na. Naka-display na siya. So, ito na yan. Yung ating na-separate. So, oops, hindi siya magta-touch. Kasi wala yung touchscreen. Alright. So, ibabalik natin yung touchscreen na na-reglas ko naman. Okay. So, yan. Tayo ko na. Diba meron kang iPhone? Nasa nga? Puti yung busel po. Oh, ang galing. Tinago mo. Lilinisin pa yan kasi mga ganun ay mga adhesive glue yan, so lilinisin pa natin yan. Tetestingin lang natin kung siya ay nagtatouch ng ayos. So from this lipat natin ang touchscreen. So yung pinanggalingan nito ay yan ay sa basag yung LCD. Kinuha ko yung touchscreen, wala siyang damage. So yun, nagtatouch po siya ng ayos mga boss. So try natin ang keyboard niya. Okay, working properly. Okay, mabasa namin. Natutunan kayo sa aking vlog na to. So, may naisip kasi ako na pwede kong gawin dito. So, gagawin ko naman siyang privacy display. Okay? Abangan nyo kung paano ko gagawin. Okay, yun. Saan natin? Ano bang pwede natin gawin dito? Polarized film niya. Okay? Pero pag nilagay natin itong polarized,
kita nyo yung Apple logo. Diba? It's a magic. So, hindi siya magic talaga. Kasi yan ang nagbibigay ng display dito sa ating cellphone. Yung polarized film na yan. So, pag ilagay natin dyan, kita nyo yung Apple logo. Pag inalis ko, wawala.